Makaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Juan, salamat. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin ng daddy mo at sa ate Natalie at Kuya Joel mo. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin, Mami. Tinulungan mo kami kahit malagay sa panganib ang buhay mo. Kahit sampu po ang buhay ko, paulit-ulit ko pong itataya para mailigtas kayo. Hindi lang po dahil marami kayong naitulong sa akin at malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kung hindi dahil hindi po kaya ng konsensya ko na mapahamak ang kapwa ko. Lalo na po kayo na pamilya ko. Napakabuti mo, Juan. Mami, sinusukyan ko lang po ang mga kabutihan niyo sa akin. Napakaganda ng iyong puso. Karapat dapat ka talagang tulungan. Dado. Oh, Norma. May lagnat si Bird, kaya nakatulog. Oh. Gigisingin ko ba para malaman niya nandito ka? Wag na. Hayaan mo na lang siya makapagpahinga. Dadalaw na lang uli ako sa kanya sa ibang araw. Mahirap ang buhay namin ng asawa mo dito sa kulungan, Norma. Kapag nalitin sa mga kaso namin, malabang, ilipat na kami sa bilibid. Lalong mahirap kung doon kami makukulong. Hindi kayo makukulong kung hindi dahil kayo, Juan. Talaga? Kapag nagkaroon ng rayot sa kulungan at nadisgrasa kami ni Bert, kasalanan ang anak mo. Kasalanan ni Juan! Daddy. Juan, hindi ko makakalimutan ang ginawa mong kabayanihan. Itinaya mo ang sarili mong buhay sa pagliligtas sa amin ng pamilya ko. Kung hindi sa tulong mo, baka napahamak na kami. Utang namin sa iyo ang aming buhay. Maliit na bagay lang po ang nagawa ko. Kumpara po sa pagtanggap niyo sa akin bilang anak at sa pagkupkup niyo sa akin. Napakalaking bagay para sa akin ang nagawa mo. At tutumbasan ko ang kabayanihan mo. Daddy, hindi ko po pinababayaran ang nagawa ko. Pag-aaralin kita, Juan. Kahit anong kurso ang gusto mo, pagtatapusin kita. Salamat po, Daddy. Maraming salamat po. At ipaayos kong lahat ng kailangang dokumento para makilala ka bilang anak ko. Para makilala ka bilang si Juan Crisostomo. Anong balita? Eh, gaya ng dati, Joel. Naka-ready na ang order mo. Ito ang sambong ko sa damo. Maasahan ka talagang tulak. Sa apat na taon na pagiging suki mo ako, di minsan hindi ka sumablay. Alam ko namang hindi ka mabubuhay nang walang marihuana. Oh, ito para sa'yo. Sobra to ah. Bakit? Minsan ba binayaran kita ng kulang? Thank you, Joel. Walang araw na hindi ka paldo. Paano hindi ako magiging paldo? Kumpleto ko sa allowance kahit hindi ako pumapasok sa eskwela. Hindi ka pumapasok sa eskwela? Matagal na. Paniwalang paniwala ang airmat at airpad ko na nag-aaral ako. Ang hindi nila alam, mahigit apat na taon na ako nagbubulakbol. At nagpapagawala ako ng taon-taong peking card sa rekto. Joel,
Ha. Oh, bakit ka natigilan? Kala ko ba walang pakialaman dito sa squatter? At okay lang yung tarang magbentahan dito ng damot kahit anong bawal? Ay, wala talagang pakialamanan dito. Pero si Pia, napadaan sa likuran natin. Si Pia? Oo. Yung kaibigan ni Juan? Ay, oo, narinig yata tayo eh. Baka makarating sa Ermat at Erpat mo na nagbibisyo ka at hindi nag-aaral. Patay ka! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Juan, maniwala ka. Ate Pia, naniniwala ako sa'yo. Sabi mo hindi ka makapaniwala. Ang hindi ako makapaniwala na hindi nag-aaral ang Kuya Joel ko. Sa bibig mismo niya nang galing na matagal na siyang nagbibisyo at hindi pumapasok sa eskwela. Matagal na pala niyang niloloko ang mga magulang namin? Oo. Hindi gaya mo na magtatapos ka pa lang sa high school pero nag-apply ka na sa university na papasukan mo sa kolehiyo para makapag-aral ka ng medisina. Pre-medicine pa lang ang pag-aaralan ko, Ate Pia. Oo. Pero malamang makatapos ka ng pag-aaral dahil pursigido kang maging doktor. Pero yung kapatid mo sa ama... Naaawa ko kay Kuya Joel. Bakit ka naaawa sa Kuya Joel mong Juan? Mami? Juan? Ate Pia, salamat sa pagtawag. Saka na lang tayo mag-usap uli. Okay. Bye. Ay, naku, Pia! Pakialamera ka rin? Alin, Cynthia? Eh, bakit ka makikialam magbisyo man at hindi mag-aral lang yung ibang tao? Hindi po ibang tao kay Juan ang kapatid niya sa ama. Kaya itinawag ko sa kanyang nalaman ko sa Kuya Joel niya. Nagmamalasakit lang po ako bilang kaibigan ni Juan. Bahala ka. Ang sinasabi ko lang, pag nagkagulo ang ibang tao, eh baka madamay ka. Hindi, Juan. Hindi ka madadamay sa problema ng Kuya Joel mo. Huwag ka mag-alala. Hindi niya malalaman na ikaw ang nagpaalam sa akin na ang kalukuhan niya. Mami, hindi ko akalain na magagawa niya ang ganun. Paniwala kami ng daddy niya na nag-aaral siya mabuti. Asang-asa kami na pumapasok siya sa eskwela. Pero matagal na pala siya lulong sa masamang bisyo at hindi na nag-aaral. Alam ko po na mabibigla kayo, Mami. Na masasaktan po ang inyong kalooban. Pero dapat po ninyong malaman ng totoo para maituwid po ang maling ginagawa ni Kuya Joel. Oo, naiintindihan kita, anak. Kapakanan at kabutihan din po ni Kuya Joel ang inaalala ko. Kaya nagsumbong po ako sa inyo. Kapag inilihim ko po sa inyo ang kalokohan niya, parang nakikisan na rin po ako sa kamalian niya. At baka hindi po ako patahimikin ang konsensya ko kapag pinabayaan ko pong masira lang ang buhay niya. Taba lang yung nagtapat ka sa akin, Juan. Dapat lang maituwid ang kamalian ng Kuya Joel mo bago maging huli na ang lahat. Palang yakap! Daddy! Napakaganda ng pangarap ko para sa'yo, Joel! Napakataas! At taas ang asa ko na sinusunod mo lahat ng bili ko sa'yo. Dahil pinaasa mo ko, pinapaniwala mo kami ng mami mo na nag-aaral kang mabuti. Binusog kita sa pangaral, sa mga material na bagay. Pero saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali?
Bakit niloko mo kami ng mami mo? Bakit? Bakit? Bakit ka nagpakalulungo sa masamang bisyo? Bakit sinira mo ang pag-aaral mo? Bakit? 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 Kasalanan niyo! Bakit ako sinisihin mo? Pilit yung isinaksak sa utak ko na mag-aaral ako ng kursong gusto niyo! Kapag tumututol ako, hindi kagalit kayo! Gusto niyo lahat ng salitahan niyo masunod sa bahay na to! Kahit sinabi ko na sa inyo na pangarap ko maging piloto, ipinilit niyo pa rin ang gusto niyo! Pinapag-aral niyo pa rin ako sa universidad at sa kursong gusto rin niyo! Masisisi niyo ba ako magluko sa pag-aaral ko? Masisisi niyo ba ako? Jovel! Sinubukan kong sunding kayo kahit lamang sa loob ko. Sinikap kong matuto ng medisina. Pero kahit anong pagsisikap ang gawin ko, ayaw pumasok sa utak ko ang panggagamot, ang pagdoktor. Parang puputok ang dibdib ko. Parang sasabog ang utak ko. Kaya nalulungo ako sa masamang bisyo. Kaya uminto ako sa pag-aaral. Dahil kung hindi ko gagawin ang mga yun, malamang masirahan ako ng ulo! Oh! Joel! Joel, huwag mo akong panikuran! Kinakausap pa kita! Joel! Joel! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Juan, ipinahamak mo ako. Kuya Joel, ikaw ang nagsumbong kina mami at daddy na nagbibisyo ako, na nagpapabaya ako sa aking pag-aaral. Ikaw! Mapapatay kitang hayop ka! Kuya Joel, aminin ko! Ako nga nagpaalam kay mami na nagbibisyo ka at hindi ka nag-aaral. Pero hindi para ipahamak ka. Ayoko lang masira ang buhay mo at kinabukasan. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Hindi ko kailangan ang pagmamalasakit mo! Hindi ko kailangan! Kaya Joel, hindi ako lalabas sa'yo. Kahit saktan mo ako hanggang gusto mo, kahit patayin mo ako, hindi kita papatulan. Dahil ginagalang pa rin kita bilang nakatatanda akong kapatid. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi kita itinuturing na kapatid! Kuya Joel, matuwa ka, Juan. Magsaya ka! Magdiwang ka! Dahil ipinahamak mo ako! Nasira ang papel ko kina mami at daddy! Pero may araw rin na makakaganti ako sa'yo! Sisirain din kita! Sorry ko! Aray ka! Ano? Joel? Aalis ka? Oo, Ate Natalie. Bakit? Basang-basa ng papel ko kina mami at daddy. Wala na akong mukhang maiaharap sa kanila. Wala na akong puwang sa bahay na to. Pwede ka namang magbago. Sumunod ka sa gusto ni mami at daddy. Hindi na. Desidido na ako maglayas. Joel? Kasalanan ito ni Juan. Kaya isang araw, re-resbakan ko siya. Pagsisisihan ng bastardong yun na ipinahamak niya ako. Pagsisisihan niya! Ano ang maaaring gawin kay Juan ng mga taong labis na nagningit-ngit sa kanya? Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Chiquit Amor, Angelo Alcantara, Babes Angeles,
at Alan Ortega bilang Juan Crisostomo. Sound effects Jeremy Cha. Technical supervision nina Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director Boboy Salonga. Production assistant Anching Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Orly Aquino at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Mga ginintuang kasaysayan.